What's up? Hello! Hello mga kabarangay! Kamusta naman po kayong lahat? O, kailangan parang nating positive o siguro naman nabasa nyo na yung title ko, yung title ng ating vlog na to. O, diba? So, alam nyo na siguro ang ibig kong sabihin at alam nyo na rin yung mga kumakalat na chismis. Kung totoo ba talagang magbabago na si YouTube or magbabago daw ba or bad news daw ba? New monetization na ba this coming 2021 mga kabarangay? Magbabago na ba ang kanyang requirements? Totoo ba to mga kabarangay? So bad news ba talaga to or hindi? Fake news ba to or totoo? Diba ang dami mga katanungan mga kabarangay? So hindi natin alam kung ano ba talaga ang totoo. Kasi ang dami mga kumakalat na chismis na ito nga magbabago na daw ang requirements. Samantalang dati kailangan lang natin ng 4,000 watch hours and 1,000 subscribers na pwede ka na ma-review at ma-monetize sa YouTube. Pero ngayon mga kabarangay, yung mga chismis kasi na sinasabi nila na hindi ko lang din po alam kung saan po nila nasagap yung mga chismis na yon na ganito nga, ito yung nakita ko, ito yung nalisig ko mga kabarangay, yan po, nakita nyo po yung ganyan, is kailangan na daw po ng, yan po yung nalisig ko na kailangan na daw po ng 10,000 subscribers and 5,000 watching hours po sa 2021. So mag-start siya ng January 1, 2021 mga kabarangay. Yun na daw kalaki ang kailangan requirements. Oo mga kabarangay. So naisip ko din mga kabarangay, kasi ang daming fake news. So kahit hindi pa lumabas ang fake news or totoo ba yung chismis, hindi ko alam sa mga kabarangay na sinasabing yun na daw nagbabago na nga daw ng January 1, 2021. Wala naman ako na-receive kay galing kay Lolo na magbabago nga. Tapos tiningnan ko nga, wala naman ang nandoon. Sariwa pa rin talaga yung nakalagay na 4,000 and 1,000 subscribers. Wala pang bagong update mga kabarangay. Yun na nga, yung na-receive na yung kumakalat na screenshot nila mga kabarangay, nakalagay lang doon, help lang yung ganon. So walang nakalagay talaga na galing kay Lolo na di ba may mga YouTube reply, no reply, mga ganyan. So dapat legit pag galing, legit talaga yun pag ganun ang ating nare-receive. Kasi wala, parang in-edit lang talaga, parang fake news talaga, hindi ko sure. Pero parang fake news talaga siya mga kabarangay, kasi madali namang i-edit yon. So parang ano lang, parang sa mga nagsisimula pa lang, sa mga wala pang 1,000 subscribers, or yung sa mga nag-start pa talaga, talagang sa mga baguhan talaga to, sa mga small YouTubers na kagaya ko, yung mga nag-abol ng requirements, huwag agad-agad po maniniwala sa mga chismis na yan mga kabarangay. Kasi ang dami talagang kumakalat yung chismis. Tulad ng bawal lang ganito. Di ba ang dami mga kumakalat na ang dami nagpapasikat ng mga words na ganitong bawal. Bawal lang ganito. Wala naman sa requirements. Kaya pag tinanong sila, sa article nyo nabasa, walang maisagot. Basta sinasabi, bawal ganito, bawal ganyan. Wala naman sinasabi sa YouTube. Hanggat wala po kayong nare-receive, or wala tayong nare-receive galing kay YouTube na ganitong rules o ganitong bagong policy, wag na wag pong maniniwala mga kabarangay. Yes, oo, wag na wag maniniwala. Kasi ano parang dinadown. Alam mo yon, yung parang imbis na tutulungan tayong umangat, parang tinutulungan tayong bumaba ng iba. Oo, ang dami kasing ganan. Hindi ko nila lahat mga kabarangay, pero gusto ko lang malaman ninyong lahat na wag pong maniniwala talaga sa mga sinasabi ng iba na ganitong bawal. Basta gawin mo lang ang tama, manood ng tama, mag-comment ng tama, at pindutin ang pula ng tama, walang magiging problema. Gawin mo lang po yun, wala pong problemang mangyayari mga kabarangay. Yes po, opo, yan. Kaya, ano man, di ba? At kung sakali mang totoo nga talaga yung chismis mga kabarangay na sa January 21, 2021 na magbabago na daw yung requirements na kailangan muna ng 5,000 watch hours and 10,000 subscribers para ma-monetize, tuloy-tuloy lang, kasi diba wala namang okay lang yan, positive lang, andito na tayo sa YouTube, pinasok natin to, hindi naman ganun-ganun na lang sumusuko ang mga vlogger, diba? Matapang tayo gusto natin to, tuloy-tuloy lang, oo, ganun talaga, wala namang madalian, diba? Kailangan talaga natin pagtatrabahuan para makamta natin yung gusto natin dito sa buhay ng YT, ganun talaga life. So, umpisa mahirap, kasi yung hirap na yun, pagka tinuloy-tuloy mo lang, may kapalit na kaganawaan at kaligayahan yan mga kabarangay. Laban lang tayo, oo. Ano lang yan, oo, go lang. Kung totoo man siya, edi okay lang, di ba? Upload, mag-enjoy lang tayo sa pag-upload. Normal lang yan mga kabarangay. Kaya, advice ko lang din sa mga nagsisimula pa lang,
Todo-todo na, gawin na natin yung best natin. Pag naging okay na yung panahon, gawa ng paraan na makapag-vlog sa labas. Malay natin, di ba, makagawa tayo agad ng viral. So, kung totoo mangyari nga yung sinasabi nila sa 2021, pag nakagawa tayo ng viral, di mas mabilis, di ba mga kabarangay? Ayokong ano, ayokong masyadong sad kasi gusto ko positive lang tayong lahat, di ba mga kabarangay? Kaya laban-laban lang, ayan, oo, huwag agad-agad maniniwala sa mga chismis, okay po? Hanggat walang nare-receive kay Lolo Whitey regarding sa mga bagong rules na ganun, huwag maniniwala. Pero pag na, may na-receive, doon pa lang tayo maniniwala. Okay? Yun mga kabarangay, maraming salamat po at sa tinapos nyo po tong vlog na to. Thank you so much po. Ayan, oo. So, bad news, sinasabi nila sa mga small YouTubers daw, new monetization requirements, huwag muna tayong maniniwala hanggat wala pang sinasabi ang YouTube. Yes po. Ayan, maraming salamat. Gaya nga na sinabi nila, lamang ang may alam. So magbasa tayo mga kabarangay. O pag ano yung send ni YouTube, yung sa Gmail ninyo, magbasa po. Ayan, minsan kasi binabaliwala lang yung mga ganyan. Pero yung iba, magandaming katanungan, tapos isinindan din naman sila ni Lolo Whitey ng mga information, tapos hindi nagbabasa. Tapos pag may sinasabi yung ibang chismis, naniniwala. Tapos yung nasagap nilang chismis, ipapasa din sa isang chismis, sa isang maliit na vlogger. Yung maliit na vlogger na nagsisimula din, i-multiply na naman dun sa kabila hanggang sa andami ng bawal, ayan. Tapos pag tinanong ko sa article na basa, walang maisagot. Kasi wala naman talaga. Yung iba talaga nagpapasikat mga kabarangay. Kaya tips lang, huwag agad-agad naniniwala sa mga chismis hanggat wala pong nare-receive galing kay Lolo Whitey. Kasi suppose lahat naman tayo pag may bagong update, lahat ng YouTube creator makaka-receive talaga ng galing kay Lolo. Tama? Hanggat walang nare-receive, walang dapat paniwalaan, huwag maniniwala. Okay? Ang pinaka-importante dito, ang pinaka ano talaga natin sa data, more on upload, enjoy sa pag-upload, enjoy sa paggawa ng vlog, enjoy everything, just para lahat magiging okay. Yay!